Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me, you can Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe. Sa inyo, mula po kay God, sa Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and sa mga elements. Ayan, kukuhanan po natin sila lahat ng mensahe. Okay, so ito is i-prepare ko pa rin po to sa vision but different version. Pero by this time, ang kukunin po natin ngayon is kung ano po yung dapat yung i-expect after parang andito yung nabibigyan na po kayo ng hostesya. So malaman po natin kung ano po yung mas kailangan nyong malaman ito mga susunod na araw na kumbaga andito yung alam nyo na po sa sarili ninyo na nabibigyan na po kayo ng malapit na kayo makawala, no, or nakawala na kayo, no, sa mga curses, mga spell works, mga ganyan. So ano yung mga dapat nyong expect? Okay, so ito is parang ano pa rin sa vision ko kasi kumbaga kung nakikita po natin doon na parang dito na yung Nirasha Hospital na parang inooperahan na, na alam niyo yung parang medyo slight emergency yung nangyayari dun sa person ninyo na gumagawa po sa inyo ng mga attacks, no? So dito alamin po natin kasi since parang backfired na po lahat at pinagbabayaran niya na po lahat yung mga pinagagawa niya sa inyo at sa ibang tao na na-perwisyon niya, so ano po ba yung dapat yung i-expect at sila din, no, yung mga ginawa niya before. No, so hindi po tayo ng mensahe. And again, syempre gusto ko po muna magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa ating mga subscribers at sa ating po mga new subscribers. Maraming salamat po sa pagpili, no, ng ating YouTube channel. And again, ito pong YouTube channel na to is para po to sa mga yung may mga nararamdaman, may mga kinikilabutan, yung mga may naaamoy, may naririnig, may nakikita na hindi naman po nang nakikita ng iba or hindi naman po nararanasan ng iba, mga ganun. And ito rin is para po dito sa mga taong nasa awakening period na or spiritual awakening. Okay? Or parang may mga blahi din po ng healer, no? Okay? So, let's start. Panginoong Diyos sa masalangit, mahal na Birheng Maria, mahal na Jesucristo, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo, napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito ang mga barahang ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin pong mga collectives. Naway kami po yung inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, tingnan muna natin kung ano na ba ang tipong pinagdadaanan. Kukuha lang po tayo ng tatlong cards dito. Then, doon na po tayo sa oracle cards. Itong person ninyo, ano na ba? So, ano lang to, quick reading lang to. Dalawa agad. Okay, so we have Rise of Civilization. Near death experience. Okay, so possible na humihiwalay na po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Out of body experience. So, andito na yung parang humihingi na po siya ng panalangin or siya mismo po ay nananalangin, no, na maybe makawala or parang maging ma-save pa siya this time sa mga nangyayari sa kanya. Now is andito yung parang what's this about this? Okay. So, now is parang meron na siya mga plans, no, or mga parang alam nyo yon yung mga pinaplano niya na ngayon kung ano yung mga dapat gawin kung sakasakaling siya ay
bumitaw or saka sakalin siya ay bigyan po ako ng isang pagkakataon ni God, no? So may mga ganun po siyang iniisip ngayon. Okay, so let's see kung ano yung dapat nyo pong i-expect this time. Kayo mismo mga collective. Gamit tayo nitong ating card. Wow. So magkakaroon lang kayo ng maayos na relasyon, no, with your partner. Yan. And kamusta si crown chakra? Is andito yung magiging maayos na rin. Kumbaga mas magiging active si crown chakra ngayon. Or yung third eye po ninyo. Kasama, isama na po natin dyan. Mas magiging malakas siya this time. Yung mga ganyan. What else? Oops. Okay, so we have the let go, let God. So actually ganito naman yung sa kanya din eh. Na parang ni let go, let God yun na lang din yung buhay niya. No, na kumbaga kung ano talaga yung mangyayari sa kanya, kailangan niya na pong tanggapin. Okay? So now itong lovely couple na meron po kayo ngayon is andito yung hindi na po to, wala na po makakapigil dito. Wala na. And also andito yung happily married, no? Na maybe meron mga parang kung sino man itong umaatake sa inyo is tipong iba po to, no? So marami pa po eh, no? Marami po, especially po kung kayo po is healer, marami po mga attacks kayo, but ito pong isang to is mapang abuso to. Ito pong almost dying na pinakita po sa akin sa vision, ano, is ito po yung talaga mapang abuso na parang hindi lang ikaw ang ginawa ng mga ganito, especially ng mga death spell, also yung maybe yung mga mahal mo rin po sa buhay. So now since tatlo po yung bumagsak, no, kanina, so andito naman yung ano, kumbaga since andito yung nakikita nila na parang okay na ulit yung relationship mo with your partner, with your hubby, with your wife, no, is andito na ngayon yung parang hindi pa rin sila, alam nyo, parang still andito yung naghahanap or naghahatid pa rin sila sa'yo sila ng mga stalker, mga spies, mga ganyan. Ayaw pa rin talagang ano, ayaw pa rin sumuko. Mga tipong ganun. Tingnan natin sa iba. Tingnan pa natin kung ano pa ba. Actually, yung crown chakra nito is black na rin. Wala na. No, I mean, yung psychic abilities sa meron itong taong to, wala na rin. Okay, so what else? But yung sa'yo is meron. I mean, yung sa'yo is talagang power from power. What else? Ay, wala na. Yun na yun. Yun. So, just have faith, no, na talagang kayo, I mean, yung relasyon na meron kayo, kasi since ang first card po natin sa lovely couple, so parang ito yung last na tinarget niya sa inyo, eh, no? Na parang dito nang gigil na yung mga ancestors mo, spirit guides mo, angels mo. That's why andito yung talagang parang ay, dito na siya sa ano, final stage. Ganun. So have faith, no, na wala na pwedeng makapigil. I mean, makaka distract or makakasabotahe, no, ng relasyon na meron po kayo ngayon. Let go, let God. Okay, so what else? Tipid ng card. Ito lang. Spirit guides. O, diba? So, andito talaga yung mga spirit guides sa'yo na sinasabi na, kumbaga, yung meron kayo is isa rin po sila sa tumulong para maging planchado na uli or para maging maayos na rin or smooth yung relationship ninyo as a couple. Kumbaga, inayos nila yan. Or isa rin sila sa mga namarusa dito. Kasi spirit guides, maybe yan din yung mga inabuso niya na mga spirito noon, no, na ngayon is tumutulong sa'yo para maging maayos na. Ulit. At nasa ganun eh, baka sakalin sila daw ipagbigyan ng Panginoon, makaakyat sa langit, no? So now we have your share blessing. Yes, kasi
kumbaga, andito yung isa rin to sa mga sinabotahe na sa'yo eh. Yung bang, nagkaroon din ng, yung mga pinagkakakitaan mo noon, or maybe mga incomes mo noon, or hanggang ngayon, parang, alam mo yun, yun nga, nagkakaroon ng, paulit-ulit na pattern, na parang same old story yung ginagawa sa'yo, yung the way na kung paano ka atake spiritual. So ngayon is andito yung mag-start ka na, or maybe some of you is andito yung nagsisimula na ulit na umangat-angat ang buhay. So God says, no, share it to others, share it to others ng bonggang-bongga. Evil eye, syempre hindi mawawala yan, mga igitera, no? Hindi mawawala sa inyo yan. So now, so actually ito, no, is parang for some of you, no, is andito yung meron kayong mga merong mga umaatake sa inyo spiritually na still, no, nagpapabasa pa rin sila sa mga tarot readers. Minomonitor po kayo nito hanggang ngayon. Kung ano na po ba ang lagay ninyo spiritually, physically, mentally, and emotionally. And syempre financially. Yan. Inaano po nila kayo. Okay. Pero ganun pa man is backfired po talaga lahat. As in, yun yung naging reason kung bakit nagkaroon to ng near death, no? Andito na experience ngayon, no? It's because lahat po is nagba-backfire na talaga. And we have to take action, no? So ito mga spirit guides mo, ito mga ancestors mo, angels mo, lahat is gumawa na ng action dito patungkol sa pag-aatake sa'yo, kasi talagang this is too much, no? Parang hindi na nila kaya rin, na nakikita nila na parang lagi ka nalang nagsasuffer, lagi ka nalang lugi, lagi ka nalang umiiyak, yung mga tipong ganyan. See? O, mayroon spirit team warrior na tumutulong sa'yo. And, nag-backfired yan. Why? So, after backfired, now is, andito nga talaga yung nagsasuffer siya. So, now is, andito na yung, ikaw naman, I mean, ikaw na yung parang, it's your time to shine, na makikilala ka, or tipong, magkakaroon ka ng growth sa lahat ng aspeto mo sa buhay. And this is positive kasi it's a yes card. Diba? So, it's your time to shine. And it's a yes. O, diba? Bongga. Okay, so let's see. And pamper yourself daw, sabi. Okay, so let's see kung ano naman din. Okay, so let's see. Move forward. Kailangan, no? Since kahit na alam mo na gano'n na nangyayari. Kasi it's not your fault naman eh. Kumbaga, hindi naman mangyayari sa kanila yan kung hindi, kung wala silang ginawa sa'yo na maganda. Adi maganda, no? So, ano lang yan, diba? Move forward. And, dito yung kasi, yan, isa yan sa mga reasons, no? Kung bakit sila nagkakaroon ng ganitong katindig pagsubok, no? Na talagang near-death experience because of isa rin yan sa ginawa nila sa'yo. Yung voodoo doll na yan. Siyempre, di mawawala yan. Talagang nangyari yan sa'yo. And now, andito talaga nagbabackfire na siya. What else? Two cards. Ay, three cards. Okay, so this is demonic entities at ang tinitira sa inyo before, no, is andito yung throat chakra. But andito yung talagang hinabaan mo ang pasensya or talagang ginalingan mo rin naman. No? So, andito yung hindi ka naapektuhan dito. Kasi, kumbaga andito yung kung bakit hindi ka naapektuhan,
kasi andito yung kinontinue mo pa rin to spread or to tell the truth, no, sa karamihan, parang as a messenger, or parang maybe you're also a public speaker, no? So andyan yung tinuloy-tuloy mo pa rin kahit na parang at times meron siguro nito sa inyo naka-experience sa parang andito yung masakit ang lalamunan, or andito yung inuubo, andito yung may tonsillitis, mga tipong gano'n, pero still andito yung tinuloy-tuloy mo pa rin yung mission mo, magsalita, no, sa karamihan, at may bigay na mga alam mo yung mga words of wisdom, yung mga ganyan. Okay, and so we also have the amulet. Yes. So, kumbaga, andito yun because of the amulet, isa dito talaga yung masasabi kung nagkaroon ka ng safety or protection talaga ng bonggang-bongga. What else? Puppy cat. Top of the deck, we have the puppy cat. And we have the exposed. Yes, exposed naman talaga siya ng bongga. Diba? Talaga namang pinakilala na siya sa madla kung sino man itong gumagawa sa inyo. Kumbaga, hindi lang ikaw, ano to, nalaman na rin to ng mga close friends mo, family, relatives, mga ganyan, kung sino yung talagang gumagawa sa iyo. Kumbaga, nalaman na nila dito kung sino yung nagsasabi ng totoo sa inyo. Kasi, most of you, parang ang gumagawa po sa inyo talaga is a family member, diba? Meron na ito, copycat, oh. Meron talagang, ito is, actually, ginaya ka rin ito. So, mga manggagaya, yung mga manggagaya sa inyo, actually, also suffer. Suffering some illnesses din ngayon. Or mentally ill din sila. Ano ganun? Yung mga copycat na yan. Mga gumagaya. Mga manggagaya, mga walang originality, ganun. Ito pala tatlo. Okay, so now, all you have to do is, syempre, trust no one talaga. No? Kasi, hindi nyo nga po alam po ano talaga yung mga intentions niyan sa inyo. Especially po kung hindi pa naman po talaga ganun ka-aware sa mundo ng spiritual. Now is, andito yung, hinihigupat po kayo nitong, may energy vampire po na nagaganap. And, andito yung, for some of them, is talagang andito yung talagang gumagawa po talaga sila ng paraan. As in, dumidiskarte sila ng malala or talagang magic, no, para lang mahigupan po kayo nitong energy na to. Para hindi kayo, hindi nyo maisakotuparan po yung missions ninyo. Okay? Okay, so what else? So, siguro mga ano na lang tayo. Hindi. Five cards. Forgive them. For sure naman na is ano to, no, na patawad yun naman to mga ito. For some of these talaga na, hindi, kailangan talaga. No, it's time. Kasi, ano na to eh, dying person na to eh. So, mas maganda talaga is ibigay nyo na po yung 100% na forgiveness dito sa taong to. Kasi talagang pinagbabayaran niya na lahat yung mga ginawang kalupitan po sa inyo at sa ibang tao na nadadamay. Okay. And also, expressive eyes. Oo, actually, ano to eh, for some of para mga attackers ninyo or spiritual attack na nangyayari is andito yung nagkaroon po kayo ng eye-to-eye contact na through eye-to-eye contact is nagkakaroon po kayo ng energy vampire. I mean, dito nila sinasagawa yung paghigop, no, ng mga energies ninyo sa pamamagitan ng eye-to-eye contact. Kaya, much better po talaga, lalo na po kung kayo ibaguhan sa spiritual, mas maganda po talaga kahit naka-eyeglass kayo para hindi po kayo mahigupan ng lakas or energy, kung ano man yan. Okay, and clear space. No, so, clear space or cleansing space, no, is a must, no, para po maging maaliwalas, no, and magaan po yung aura ng paligid ninyo, and dami na rin po kayo doon. Kung halimbawa alam niyo po sa bahay ninyo na mga hindi na po karapat dapat pa magstay, na para nagiging basura na lang or what, tapon niyo na po, huwag niyo na po panghinayangan, kasi may kapalit naman po yung for sure na mas
kapaki-pakinabang. No? Aanihin niyo po yan kung hindi na naman po ginagamit. So, tinitirahan lang po yan ang mga demonic entities. Ng mga energies na hindi magaganda. No? Ano lang po yan, nilulukuban. Mga ganun. Kaya better throw it. And gawin niyo po lagi talaga ang insenso. Mag-insenso po kayo palagi. Galingin niyo po yun. Okay. So, what else? So, we have end of the storm. Yes, no? And now, andito yung talagang, alam niyo yun, magkakaroon kayo ng parang, magtataka kayo na ang bilis ng pasok, ang bilis ng kilos, ang bilis ng pagbabago. Yung transformation ng buhay po ninyo is talaga ma-amaze po kayo. Kasi hindi niyo po akalain na magkakaroon po kayo ng ganitong pamumuhay, ng ganitong gamit, ng ganitong buhok. Basta maraming changes. No? Maraming changes sa buhay po ninyo. As in, lahat naman po is magiging positive naman. So, magiging thankful and grateful po talaga kayo kay God dito sa mga gifts and gifts, no, na unexpected na ibibigay po sa inyo. Lahat po is talagang in a miraculous way niya yan gagawin. Okay. So, last three cards. Oops. Okay, so just be you. Hindi mo naman po kailangan magbago, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo, hindi mo kailangan tipong, alam niyo naman po kung ano yung dapat yung baguhin, no, yung mga talagang against the law of God. So, yun po yung baguhin ninyo. Pero yung ugali nyo, halimbawa, masayahin kayo, kalog po kayo, madaldal po kayo, mga ganyan. Okay lang po yun. Pero alisin nyo po yung kung halimbawa dati mainit po ang ulo nyo, bungangera kayo, mga ganyan, palamura kayo, chismosa kayo, eh yun po tanggalin nyo. Masama po yun. Okay? What else? Last two cards na tayo. Ay, ayaw na. Ano ba last two cards? Yung parents. See? So, actually, some of you, kung halimbawa meron po mga namaalam, no, na mga magulang, no, sa inyo, is andito po yung sila din is nagsisilbi po mga guides ninyo and tinulungan din po kayong para maging, matapos na po, no, itong paghihirap ninyo in this lifetime. No, sila rin ang tumurong sa inyo aside sa mga spirit guides, spirit warriors, mga ganyan. So, also your parents are there to, help you, no, na makaraos or matapos yung hinduaan, no, sa mundo ng spiritual, no. So, andyan din po sila. And you are also untouchable. And also, actually, andyan din yung parents nyo na ginawa po kayo untouchable by shielding you. Andun yung talagang binigyan nila kayo na talagang matinding bakod or andyan sila pag kami mga atake kayo from this person is andito yung sila yung sumasalba or sila yung nagiging barrier ninyo para hindi po kayo tamaan ng mga ito. Okay? So, ito po yung ating short readings para sa inyo. So, sa mga naka-resonate po at gusto pong magpa-reading, magpa-healing, yan, at mag-avail po ng mga amulets, please click the click the description box, nandiyan po yung aking contact details. And sa mga hindi pa po naka-resonate, hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click notification para po pin kayo nalis sa ating reading. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!